kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Isa sa mga naging kilabot ng Malabon noong dekada 80, notorious pagdating sa pagnanakaw ng kung ano-ano, gulong, car stereo at kahit sasakyan kapag may pagkakataon na itiyak na walang ligtas sa lalaking ipinaglihi sa hipon, kung kaya siguro siya ay napakaliksi kung gumalaw. Ipinanganak noong June 7, 1957 sa Malabon si Benjamin Garcia, o mas kilala sa tawag na Ben Tumbling, dahil sa magaling si Ben sa acrobatics at martial arts, kung kaya't naisipan itong pasukin ang mundo ng showbiz. Naging stuntman si Ben sa ilang pelikula noon. Isa na rito ay ang pelikulang pinagbidahan ni Dante Varona. Pero dahil sa maliit lang ang kanyang kinikita, kung kaya't naisipan ni Ben na magbago ng karir, at ang bagong karir na ito ang magdadala sa kanya sa kasikatan bilang notorious na magnanakaw. Ayon sa kapatid ni Ben, ilang mga tiwaling pulis din daw ang naging padrino ni Ben nang mag-umpisa itong maging tirador mga pag-aaring gamit ng iba. Inuutusan daw nila si Ben noon na kumuha ng ilang gamit na kakailanganin nila, kung kaya't mas lalong nahasa ang abilidad ni Ben, hanggang sa isang araw ay nagdesisyon na itong mag-solo para hindi na niya kailangan panghatian ng kanyang kinikita ang kanyang mga padrinong mga pulis. Kung kaya't pinag-initan ito, at nang mahuli ay hindi nakaligtas si Ben sa kamay na bakal ng mga kapulisan. Matinding trauma ang inabot ni Ben sa mga dati niyang padrino noon. Hinampas sa ulo, niloblob sa inodoro at kinuryente pati ang mga masiselang bahagi ng katawan ni Ben. Pero ang mas masakit sa lahat ay kanila pang pinakialaman umano, pati ang asawa nito. Matapos makalaya si Ben, ay namuo ang matinding galit nito sa mga kapulisan. Kaya hindi lang pagnanakaw ang patuloy niyang ginawa, kundi dinagdag pa niya ang pag-target sa mga kapulisan na nagpahirap sa kanya. Kahit hindi sangkot sa pagpapahirap sa kanya noon, basta't pulis ka at matsyempohan ka ni Ben ay malamang sa malamang na madadali ka. 7 pulis ang nadali ni Ben dahil sa tindi ng galit nito sa kanila nang siya ay pinahirapan nang siya ay mahuli. Dahil doon ay mas lalo lang ni Ben pinabilis ang mitsa ng kanyang buhay, dahil sa kaagad siyang inilagay sa listahan sa Malabon bilang most wanted. Ikinasa kaagad ang manhunt operation kay Ben, pero hindi ito madaling mahuli dahil sa abilidad nitong takasan ang mga kapulisan. Tiniktikan ng mga kapulisan ang galaw ni Ben para siguradong hindi na ito makakatakas pa sa kanila. Napag-alaman ng mga kapulisan na palagi pala itong pumupunta ng beer house noon sa Santa Cruz, Maynila. Inalam ng mga kapulisan ang pangalan ng babaeng palaging pinupuntahan ni Ben, at inalok umano nila ito ng pera para ilaglag si Ben. Sa halagang 10,000 piso ay inilaglag si Ben ng babaeng nangangalang Eva sa mga kapulisan. Na-corner si Ben, kung kaya't dihado ang pwesto niya sa pakikipagbarilan sa mga otoridad. Kaagad umano na tinamaan si Ben sa katawan nang ito'y niratrat ng mga kapulisan. Pero nakabaril pa raw ito at nakatama sa paa ng isang pulis na nagangalang Clavio. Pero ayon sa kapatid ni Ben, hindi raw totoo na bala ng mga pulis ang nakapatay kay Ben, dahil palagi raw sinasabi ni Ben sa kanila na hindi raw siya pahuhuli ng buhay. Kaya't kung sakasakaling makorner ito, ay siya na raw mismo ang babaril sa kanyang sarili. March 13, 1981, sa edad na 23, ay patay na ang notorious na si Ben Tumbling ng Malabon. Marami ang nagluksa sa Malabon sa pagkamatay ni Ben, dahil sa itinuturing siyang bayani ng ilan niyang mga kakilala doon, dahil sa malaki ang naitulong ni Ben sa mga taong nangangailangan sa kanilang lugar. Ayon sa kapatid ni Ben, hindi man daw sila nabigyan ng malaking ginhawa sa buhay ni Ben, pero malaki naman daw ang kanyang naitulong sa mga taong nangangailangan sa kanila, mula sa may sakit, nag-aaral,
kapital at nakasanlang lupa ay hindi nagkatubiling tumulong si Ben sa mga ito. Buhat-buhat ng mga taong nagmamahal sa kanya ang kabaong ni Ben mula sa kanilang bahay hanggang sa sementeryo. Sa dami ng mga taong nakipaglibing ay nagdulot pa raw ito ng matinding traffic at isa sa mga napiktuhan noon sa traffic na iyon ay si mismong First Lady Imelda Marcos na noong mga panahong iyon ay dumaan umano sa dagat-dagatan sa Malabon. 1985, nang ipinalabas ang pelikulang Ben Tumbling na pinagbidahan ni Lito Lapid, patunay lamang sa kasikatan ni Benjamin Garcia alias Ben Tumbling na kahit masama ang kanyang imahe sa mga otoridad at publiko ay bayani pa rin sa mga iilang mga taong nakakakilala sa kanya dahil sa kabutihang nagawa niya sa kanila. Pero ganun pa man, gaano man kaganda ang iyong gawain sa ibang tao, kung meron ka namang kasamaang nagawa sa iba ay hindi pa rin ito sapat para sabihing mabuti ka. Gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.